Thank you.
House of Prayer Worship Service, even yung sa mga nasa online, good morning po sa inyong lahat. So tayo pong lahat ay tumayo. Hinihiling ko po na pakitignan nga po yung upuan nyo sa harap kung may nakaupo. Ayan, kung wala po, pwede po bang mag-move forward po tayo dito sa harapan? Ayan po. Mga milyonaryo at milyonarya sa harapan po, upo. Ayan, dami mo po sa harap. Ayan po, salamat. And since pwede na pong umikot at fist bump po muna, pwede pang umikot tayong lahat. Fist bump. Pakisabi, good morning. At pakakumusta na rin po. Pakisabi, good morning and kamusta. Enjoy His presence. Ayan. So, pwede po bang kunin po natin ating Bible? Sino pong mga may Bible dyan? Pakitaas. And dadako po tayo sa ating scripture reading. Amen. Sino pong may mga dalang sandata ngayon? Amen. So, ano po, makipag, ano na po tayo? Ah, magkakaisa po tayo magbabasa ng salita ng Diyos bago ang lahat. Amen po ba? Amen. Sa awit 113, 1 to 6. Purihin si Yahweh. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ni Yahweh, pupurihin tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Amen. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang mamasdan. Amen. Hallelujah. Deserve ni Lord sa araw na ito na siya'y ating purihin, na siya'y ating sambahin. Amen. At wala tayong ibang iaalay kundi ang buhay natin. Amen. Na buhay natin na banal sa paningin ng Diyos. Amen. Hallelujah kay Lord sa oras na ito, Panginoon. Lord, Ikaw ay aming itataas, O God. Ikaw ay aming itatanghal, Panginoon. Lord, narito kami, Panginoon, mga anak mo, O Diyos. Hallelujah, na mag-aalay ng tunay na papuri sa iyo, O Diyos. Kay Lord, nawa, Panginoon, ay tanggapin mo ang aming mga buhay sa umagang ito. Tanggapin mo ang aming alay na papuri para sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Ang bawat paghinga
Hallelujah. We give you praise, we give you glory, Lord. We honor your name, Lord God. Lord, una po sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, nagsusumamo, Panginoon. Humihiling ng kapatawaran sa aming mapagkakamali, pagkukulang, nagawa man sa isip, sa salita at sa gawa. Lord, ang nais po namin sa umaga nito, ikaw ay malugod sa aming pagpupuri, Panginoon. Ikaw ay masiyahan sa aming pagpupuri, Panginoon. Dahil Lord, sa umagang ito, ang aming puso ay nagagalak para ikaw ay purihin, masalamatan sa iyong kabutihan, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, wala po kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya Lord, buksan mo ang lulungan ng langit at ibuhos ang iyong bendisyon at papapala sa bawat isa. Ang iyong presensya ang aming maranasan sa oras na ito. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in whom we trust, Lord. Lord, ikaw lamang ang aming sandigan, ang pinapaniwalaan, Panginoon. Kaya kung wala ka sa aming kalakihan, wala po kaming magagawa. Wala po kaming lakas, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, ang iyong mga anghel ang aming kapilin sa oras na ito para ikaw po rin sambahin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We rejoice. Lord God, rejoice. Rejoice in the Lord always. I say it, the Lord, rejoice. Let our gentleness be evident to all. For the Lord is near. Nalalapit na, Panginoon, ang iyong pagparito, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na may pusong mapagbaba, pusong mapanalangin, puso na ikaw lamang ang hangat, ang hinahanap, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat gagamitin mo sa oras na ito, Panginoon. At magbibigay ng salita ang aming kalakasan, Panginoon. Maging mga worship team, lahat po ng ministry na gagamitin mo sa oras na ito, sa araw na ito. Maging mga makikinig bukas ang kanilang pandinig, ang kanilang puso, ang kanilang spirito para tanggapin ang iyong salita. Salamat po, Ama. Lahat ng papuri, paggalang sa iyo lamang, O Diyos. Panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang araw na nilikha ng Diyos para siya isambahin. Amen. Sa Awit 9 verse 1 and 2, pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ipahahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Amen. Pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. Amen. Amen. Wala tayong ibang sasambahin. Wala tayong ibang pupurihin. Kundi ang ating Diyos na kataas-taasan. Amen. Pwede bang ibigay mo yung best na palakpak mo sa ating Diyos? Na buhay. Hallelujah. Oh, amin kang pupurihin, O Diyos. Sarap magpuri sa ating Panginoon.
Panginoon. The Lord, sa lahat ng panahon, Ikaw ang aming Diyos, O God. O Diyos, ka sa amin, Panginoon. Hey Lord, narito kaming mga anak mo, Panginoon. Punong-puno ng awit, punong-puno ng pasasalamat ang aming mga puso, O God. Salamat, O God, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Oh,
Sige, ibigay mo kay Lord ngayong umaga.
ang kapurihan dahil siya ay tapat at dakila sa buhay mo. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at mapagkailanman. Hallelujah. Sige, purihin mo ang Panginoon ngayong umaga. In your own words, worship Him. Sambahin mo siya. Dakila siya. Mabuti siya. Tapat siya sa bawat isa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pupurihin ka, Panginoon, sa awit. Pupurihin ka, Panginoon, sa bawat bigkas ng bibig namin, sa bawat taas ng kamay namin, sa mga puso namin, Panginoon. Ikaw lamang at wala nang iba pa ngayong umaga. Ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan, ang sinasamba namin, ang mayakda ng buhay, ang pag-asa namin, ang kalakasan at ang sandigan, Panginoon, ng bawat isang naririto na nagmamahal at nagtitiwala sa iyo. Lord, ngayong umaga, dalangin po namin na kung wala ka, wala kaming magagawa. Ang presensya ninyo, ang banal na Espiritu, ang siyang pumagitna, Panginoon, sa amin. At ngayong umaga, Panginoon, ang mga salita mo ang magbibigay ng pag-asa, magbibigay ng buhay, at magbibigay ng kalakasan, O Diyos, sa bawat puso, Panginoon, na napapagal, sa bawat puso na uhaw, sa bawat pusong pagod, may kalakasan. Ngayong umaga, Panginoon, may kagalingan, may kapangyarihan. Sa iyo lamang namin matatagpuan, Panginoon. Kaya ang pagsamba, ang kadakilaan, ang pagpupuri, sa iyo binibigay, aming Panginoong Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen and amen and amen. Sige po, yung mas malakas pa para sa Panginoon. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Bago tayo umupo, paki-fist bump or paki-kamayan ng iyong katabi, paki-sabi, ikaw ay pinagpala ngayong araw na ito. Amen! Praise the Lord! Tayo pong lahat ay makakaupo na sa napakasarap na presensya ng Panginoon. Amen! Sino ho ang malakas ngayong umaga? Sino ho ang malusog ngayong umaga? Sino ang magaling ngayong umaga? Sino ang pinagpala ngayong umaga? Amen. Sige po, the best club for the Lord. Hallelujah. Yan ang Diyos natin. Amen. Diyos na mapagpala. Diyos na mapagmahal. Diba? Sabi nga nila, ang Agosto daw ay ghost month. Narinig nyo na ba yan? That August is a ghost month. Pero po, sa mga Kristiyano, sa mga nagtitiwala sa Panginoon, wala akong ghost month. Amen. Ang mayroon, Holy Ghost Month. The presence of God na kasama natin araw-araw, 365 days a year. Amen? Ganun ka pinagpala ng Panginoon. Grabe ano? Ilang araw na lang, dudungaw na sa bintana si Jose Maria Chan. At babatiin ka ng Merry Christmas. Pasko na and we are blessed na tayo po ay malusog. Diba, pakitingnan ho ang iyong katabi. Pakitingnan, mukha bang may sakit? Mukha bang may problema? Diba, hindi obvious pag Kristiyano, nakangiti pa rin. Diba, pero hindi mo alam ano na hinanghina na sa loob niya. Pero ang maganda pag mayroon tayong Diyos na buhay, anuman ang pagsubok ng buhay, kaya natin. Pakitapik ang katabi, pakisabi sa akin, kaya mo! Sa kabila rin, kaya mo! Kaya natin. Praise the Lord. Ngayon hong umaga, ito po a unified sermon pa rin ng buong Gospel of Christ. Saktong-sakto ho sa trabaho ko. Mag-uusapan natin. Ano po? We talk about the assurances of life. Pag sinabing assurances, sigurado. Tama ho ba yan? Sigurado ka. Ang word na assurance, pagdating ho sa Biblia, confidence ang ibig niyang sabihin. Tiwala. Pag sinabing confidence, faith, pananampalataya. Diba? Na yung buhay pala na meron tayo,
ito man ay uncertain, tama ho ba? Sa buhay na ito, meron pong mga uncertainty. May mga bagay na hindi mo hawak, mga bagay na hindi mo control, gustuhin mo man, pero habang tumatagal ang panahon, nagkaka-wrinkles ka. Tumatagal ang panahon, sumasakit na yung mga tuhod mo. Di ba? Kumukulubot na yung balat mo. Di ba? Yan ang mga certain things. Meron pa hong certain sa mundong ito, death, kamatayan. Di ba? Kahit sino yan, mangyayari at mangyayari yan. Pero habang tayo ay mayroong buhay, at habang tayo ay mayroong Panginoon sa buhay natin, dito man sa buhay na ito, or sa kabilang buhay, meron tayong assurance. Meron kang kasiguraduhan. Pakisabi ulit sa iyong katabi, sigurado ka ba? Sigurado ka ba? Ito ho ngayong umaga, atin hong ma-realize, maisa puso natin ang atin hong pag-uusapan. Sige nga po, Acts chapter 27, verses 21 hanggang 26. Ito ang sabi ng Bible, medyo maliit ng konti, paki-zoom in, tapos zoom out. Zoom in. Yung mga bata lang yung ngumingiti sa joke ko. Pa-TikTok po yon, TikTok. After they had gone a long time without food, Paul stood up before them and said, "Men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Then you would have spared yourselves this damage and loss. But now, I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost. Only the ship will be destroyed. Last night, an angel of God, to whom I belong and whom I serve, stood beside me and said, 'Do not be afraid, Paul.'" Yan. Sabihin niyo sa sarili niyo, "Do not be afraid." Sabihin niyo yung pangalan niyo, "Do not be afraid, Israel." Yeah, "Do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar. And God has graciously given you the lives of all who sail with you. So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as He told me. Nevertheless, we must run aground on some island." Ang binasa po natin ay isa sa mga pangyayari sa buhay ni Apostle Paul. Nung si Paul ay hindi pa Kristiyano, siya ang number one na persecutor. Ba? Hinahanap niya yung mga Kristiyano. Pinapatay niya si Stephen. Stone to death. Siya ang taga-usig. Lahat ng believers kay Jesus Christ, inuusig niya. Yun ang trabaho ni Apostle Paul. Ang pangalan pa niya nun, Saul. Kaya mga kapatid, kapag mayroong umuusig ng pananampalataya mo, hindi ka nag-iisa. May mga nauna pa sa atin. Amen? It's normal. So yun yung dati niyang buhay, pangalan pa niya ay Saul or Saul. Pero nung siya ay papunta ng Damascus para usigin, hanapin, patayin yung mga Kristiyano, on the road to Damascus, mayroong ilaw. At nabulag si Paul, temporary na pagkabulag. At mayroong boses na narinig, "Paul, bakit mo ako inuusig?" Sa mga pag-uusigo ng pananampalataya natin, huwag niyong personalin. Bakit? Kasi ang inuusig ng mga tao, hindi ikaw, si Lord. Amen? Si Lord. Kaya marami tumanggap sa Panginoon nung inusig na wala sa church. Bakit? Kasi personal ang inuusigo, hindi tayo kundi ang Panginoon. Yun ang sabi ni Jesus eh. Through that voice, sabi niya, "Saul, bakit mo ako inuusig?" And from that moment, nagkaroon ng conversion. Si Paul, from Saul to Paul, siya trinin siya ng Holy Spirit. And nabago yung buhay niya. Na-convert siya. Kaya the moment na tinanggap mo si Jesus sa puso mo, mayroong pagbabago ng buhay. Amen? Hindi pwede yung dati pa din. May pagbabago. Ngayon, yung dating umuusig, siya na ngayon yung nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. He preached the gospel of Christ.
kung saan-saan siya napupunta. Pinapalo siya, binubugbog siya, kinukulong siya. Ganun ho ang trabaho ni Apostle Paul at sa kanyang kakapangaral ng salita ng Diyos, siya po ay ipapakulong. Siya po ay binibilanggo. Siya po ay binubugbog. Ang dami niya hong napagdaanan. At ito hong binasa natin, si Paul papunta sa Rome. Papunta siya sa Rome para harapin yung pag-uusig niya. Grabe ano? Diba kung tayo yun, itatrial ako? Diba? Iiwas tayo. Pero si Apostle Paul, sumakay ng barko papuntang Rome para harapin niya yung si Cesar. Diba? Yung nag-uusig ng kanyang pananampalataya. Nung sila po ay umalis, ang ganda ng dagat. Ang ganda ng panahon. Pero habang nasa kalagitnaan sila, nagkaroon ng bagyo at malakas na bagyo. Hindi lang bagyo, malakas na bagyo na kung saan yung kanilang sinasakyang barko ay pwedeng malubog. Sa katunayan, yung sila hindi na kumakain. Ganun katindi, ang lakas ng alon, ang lakas ng hangin. Imagine yourself na sa kalagitnaan ka ng karagatan at ang tagal na nila sa dagat, naubos na siguro yung pagkain nila. At yung mga tao, syempre, sino bang hindi mag-worry? Yun yung buhay natin, di ba? We wanted our lives or our life na smooth. Sinong gusto nang may problema? Sa inyo na lang yung problema namin. Wala, di ba? Wala. Kasi ang desire natin, smooth yung takbo ng buhay ko. Maganda yung takbo ng buhay ko. Pero along the way, ay ito pala yun. Nung nag-aral ka ng pagkahaba-haba. Unang work mo, sahod mo, 5,000, 6,000. Anong nangyari? Di ba? Merong mga sad events ang buhay natin. Gusto natin yung buhay mo is perfect eh. Pero may mga sad events. Ano yung sad events? Sickness. Di ba? Accident. Disablement. Death. Diba, yan yung mga hindi mo ina-expect na pwedeng mangyari sa'yo. Parang ganito, ang ganda nung panahon eh. Sarap maglayag, sarap magbarko. Sino rito nakasakay sa barko? Ah, nakasakay na sa barko. Cruise ship. Pangarap ko mag-cruise ship eh. Diba? Around the world. Oh, ang ganda eh. Pero biglang may dumating na malakas na bagyo na pwedeng masira yung barko nila at hindi lang masira ang barko nila, pwede pa silang mawala. Pwede pa silang mamatay. Isa pa pong slide. Question. Meron hong tanong dito eh. Sabi niya, what is the difference between the insurance? Parang sakto talaga sa akin yung message. And the assurance companies. Ito po, gawa po ito ni Bishop. Hindi ko po ito ginawa. Okay. What is the difference between the insurance and the assurance companies? Ano raw ang pagkakaiba ng insurance at saka ng assurance? Ito ho, sa lumang model ng insurance, yung isang taong naka-insured ay marireceive lang ng family niya yung benefit kapag na-injury or namatay by accident or namatay yung insured. Ganun po sa lumang model. Bakit ko sinabing lumang model? Kasi may bago na hong model. Ngayon kasi meron ng investment yung insurance, okay? May investment side na, okay? So, sabi ko, Pastor Noni, updated na ito. Okay? So, yun po yung insurance. Makukuha lang nung family o nung beneficiary yung hinulog nung insured kapag siya ay natsugi, natigok. O kaya namatay by accident. Pero daw, sabi niya, yung assurance daw, kahit buhay pa, pwede nang ma-enjoy. Amen? Yung lumang model ng insurance, pag hindi mo na ma-enjoy yun, patay ka na eh. Family mo na lang, para hindi nila masyadong ramdam yung tinatawag nating financial loss. Di ba? Na kahit wala ka na, merong peace of mind na may maiiwan ka. Di ba? Na mabubuhay sila, matutuloy, lalo kapag maliit yung mga anak at biglang nawala yung breadwinner.
magsa-struggle financially yung family, pero kapag may insurance ka daw, meron kahit papano. Okay? Kabisado ko yan, pinag-aaralan ko yan ng ilang buwan eh. Pero yung assurance is kahit buhay ka, mai-enjoy mo. Sabi niya, as we entrust our lives to the Lord, we have not only insurance, but the assurance of life. May kasiguraduhan pala na hanggat humihinga ka sa mundong ito, merong kasiguraduhan. At yung kasiguraduhan na yan, hindi maibibigay ng anuman sa mundong ito. Hindi maibibigay ng kung sino man sa mundong ito. Ang makapagbibigay lang yan, walang iba ang ating Panginoon. Amen? Kaya dapat nandun yung 100% confidence in God. Nandun yung faith, yung pagtitiwala mo. Yes, gaano mo man gusto na smooth yung buhay mo, pero may mga pangyayari na hindi mo control. Pero kapag meron kang Diyos sa buhay mo, kahit anong pangyayari yan, kahit anong event yan, ano man ang mangyari sa buhay na ito, meron kang kasiguraduhan kasi meron kang Diyos na buhay na pinaglilingkuran mo. Amen ba yun? Ganon kabuti si Lord. May assurance tayo. Hindi lang insurance, may assurance pa. Next, the assurance of life. Assurance of life is free. Wow, wala na hong free ngayon, sa panahon ngayon. Dati, yung bayanihan, di ba? Yung magbubuhat ka ng buong bahay. Tatawagin mo lang yung mga kapitbahay, Galila, dya! Buhat tayo ng bahay. Masaya yung mga kapitbahay. Di ba? Na undago ira. Gala si rin. It's fun. Ngayon oy. Oh anak, manuras ka pa'y plato. Sampiga oy. Walay bayar to. May upa. Lahat ngayon may bayad na eh. Di ba? Pero tingnan nyo, yung assurance of life daw is free. Sinong gustong free? Pagpunta mo ng mall, may free. May free drink. May free taste. Oh, di ba? Lahat tayo. Gusto natin ng basta free. No, kahapon, di ba? Nationwide, nag-release ang DSWD. Libre yun eh. Biruin mo, 4,000. Di ba? Pero grabe, ang daming pumuntang tao. Sa Panginoon, may kasiguraduhan. Pero, yung kasiguraduhan na yun, ito ay nasa mga nagtitiwala lamang. Those who trust the Lord and obey Him. O, sabi niya, the sinners have no assurance of life. Ang tinutukoy na assurance dito, hindi yung nandito sa mundong ito, kundi yung eternal life. Kapag ang sinner daw, but God drags away the mighty by His power, though they become established, they have no assurance of life, sabi sa Job 24:22. Kahit sino ka pa sa mundong ito, kung wala kang Jesus sa puso mo, at ikaw ay makasalanan, wala kang buhay na walang hanggan. Sabi ano, sino pa raw ang walang assurance of life? The disobedient believers have no assurance of life. Yung isa, pre-believer, walang assurance of life. Ang masakit ito yung pangalawa eh. Mga believers eh. Pero disobedient. Deuteronomy 28:66, and thy life shall hang in doubt before thee, and thou shall fear and night, and shall have none assurance of thy life. Malablaban sa King James Version. Puro thy. Di ba? Lahat daw ng mga hindi sumusunod, walang assurance of life. Kaya dapat tayo po ay sumunod. Amen? Sa isahin natin. Si Paul, as a spiritual father, he assures and leads people to safety. Imagine yourself, nasa barkoho kayo. At kayo ay sa gitna ng dagat, wala kayong makitang isla, may bagyo, sa gitna kayo, yung inyong bangka ay malapit ng lumubog, hindi pa kayo kumakain ng ilang araw, di ba? Ganun yung pag-aaburido. Andun yung takot. Andun yung wala kang pag-asa, mabubuhay ka pa ba kami? Makakarating pa ba kami ng safe? Pero si Paul, as a spiritual father, he assures and lead people to safety. Sabi niya, Paul stood up before them and said,
Men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Then you would have spared yourselves this damage and loss. But now, I urge you to keep up your courage because not one of you will be lost. Grabe, ano? Alam ho ninyo, bilang Kristiyano, napaka-importante ng positive word. Correct? Positive word. Yung positive ka lang sa buhay mo. Kasi the moment, nakita ko to sa post ni Elder Rackson eh, ang unang sisira daw sa tao, yung kanyang mindset. Yung isip niya. Yung overthinking. Hindi pa nga nangyari, iniisip na. Di ba? Minsan, nakakanervyos yon yung umubo ka pa lang. Agi, walay kinkwa mo. Walay tibik. Di ba may mga ganon? O nag-overthink tayo. Pero si Paul, he is a man of encouragement. Encourager siya. Positive, positive yung mga words niya. Sa mga araw na ito, sa mga panahon na to na yung ating mundong ginagalawan ay punong-puno ng negatibo, punong-puno ng kawalan ng pag-asa, maging pole tayo. Maging encourager tayo. Eh paano naman, may pinagdadaanan din ako eh. Alam nyo ba, the moment na nag-encourage kayo, kahit may pinagdadaanan kayo, hindi mo alam, pati ikaw na i-encourage din. Tama ba yon? Sa tingin nyo ho, kaming mga pastor ay walang problema. Mukha lang. Di ba? Pero, tinawag mo si pastora. Hindi mo alam na yung pastorang tinawag mo, mas mabigat pa yung pinagdadaanan sa'yo. Pero sabi niya, kapatid, magpatuloy ka lang. Kapatid, magtiwala ka lang sa Panginoon. Di ba? Actually, yun yung kalakasan namin eh. The moment we encourage sa ibang tao, sa isang tao, kami na may kahinaan, kami na may pinagdadaanan, lumalakas. Lahat yun sa atin. Di ba? Kasi yung iba, hinang-hina na nga, problemadong-problemado na nga, magmumukmuk pa. Choose your friends. They will make you or break you. Tama? Kapag nangihina ka, may problema ka, pumunta ka doon sa mag-i-encourage sa'yo. Hindi doon sa magpapakalas sa'yo. Punta ka sa magpapalakas at hindi sa magpapakalas. Amen? Kasi pag ang pinuntahan mo ay magpapakalas, mamaya, oo nga. Imagine ko si Bishop eh. Oo nga, dalawa na tayo. Huwag na tayong umatin sa church. Ganyan naman si Lord eh. Hindi niya tayo sasagot yung mga prayer natin. Be an encourager. Si Paul, siya ay spiritual father. Be a spiritual father and a spiritual mother. Diba? Na ikaw yung malakas. Yes, pare-parehas tayo ng pinagdadaanan, pero andun yung confidence mo dahil meron kang Diyos. Si Paul ba hindi nakakaranas ng problemang katulad nila? Mas matindi pa nga siya eh. Naglayag siya para harapin si Cesar. Mas matindi pa nga yung problema niya eh. Siguro yung iba doon, sumakay lang sa barko para makarating sa lugar nila. Pero si Apostle Paul, during this time, hindi lang siya passenger. Siya ay prisoner. Pero nag-encourage siya. Nagpalakas siya ng iba. Be like Paul. Amen? Saan na ba si Paul? Paul, asan ka na? Be like Paul. Na kung saan, magbibigay ng kalakasan. At ang sabi niya, oh, no one will be lost. Walang mawawala, walang mamamatay. Di ba? Magtiwala tayo sa Panginoon. Next slide. Si Paul, in 2 Corinthians 11:25, 3 times I was beaten with rods, 1 I have pelted with stones, 3 I was shipwrecked, I spent a night and day in an open sea. Oh, siguro yung iba doon, first time nilang makaranas doon. Pero si Apostle Paul, 3 na shipwreck. Alam ko si mama ko eh, si mama ko na shipwreck, ano yun eh. Lumubog yung barko nila. Si Ate Gina nandito din. Nag-mission sa Palawan, lumubog yung barko. Si mama ko sa amin, ilang beses nang lumubog yung sinasakyan, ay bangka pala. Oh, di ba ang hirap niyan? May trending sa Facebook nung isang araw eh, nagsiselfie. Lumubog yung bangka. Selfie pa more, sabi nila. Oh, di ba? So, imagine Apostle Paul,
yung experience niya. Experience sa pangangaral ng salita ng Diyos. Binugbog siya, pinahirapan siya, pinalo siya, kinulong siya, na-shipwreck pa siya, kinagat pa siya ng makamandag na ahas. Kaya ba natin yon? Siyempre hindi. Pero meron tayong napakagandang example na itong man of God na ito tuloy lang sa kanyang pananampalataya. Amen? Hindi tumitigil, hindi sumusuko. Amen? Kaya wala tayong karapatan na sumuko. Kasi yung mga nauna sa atin na mananampalataya, hindi sila sumuko, hindi sila gumibab. Kasi kung bumigay ang mga yan, wala tayo ngayon sa lugar na to. Hindi natin narinig ang mabuting balita ng Panginoon. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag kang sumuko. Sabihin mo, huwag kang sumuko. Di ba? Pagsubok lang yan, problema lang yan, malalagpasan mo yan. Amen? Minsan, iniisip natin, matindi na yung problema ang ating pinagdadaanan, pero hindi mo alam, meron pang mas matindi. Amen? Minsan, nakasakay ka sa jeep, antulayan jeep. Diba? Antulayan jeep, mabaybayag. Ang tagal, ang bagal. Lahat ng kanto, pinaparahan. May ganun bang jeep na nasakyan nyo? Pakapasaro ah. Pero mamaya, meron kang maririnig. Ilang ambulansya ang dumadaan at mare-remind mo, ako nagmamadali lang para makapasok sa trabaho. Siya nagmamadali para sagipin yung buhay at kapag hindi siya umabot doon, ilang second lang pwedeng mamatay yung tao. Amen? Minsan kasi akala mo ikaw na yung pinaka-problemadong tao sa mundo. Hindi ko po ini-invalidate yung mga problema ninyo kasi lahat tayo may problema ang pinagdadaanan. Pero isipin mo, baka meron pang may mas matinding problema sa'yo pero nakaya niya, nagagawa niya. Kung nakaya niya, makakaya mo rin. Kung nagawa niya, magagawa mo rin. Amen? Amen? Lalo meron tayong Diyos. Diyos na hindi natutulog. Diyos na nakikinig sa bawat binubulong mo sa Kanya. Diyos na nakikita yung sitwasyon mo. Diyos na nararamdaman Kanya yung bawat iyak mo, yung bawat hikbi mo. Nakikita ng Panginoon, ramdam ka ni Lord. Tiwala ka. Amen? Sa iyo mga sarili mo, magtitiwala ako, Panginoon. Isa pa po, slide. Where did Paul get his strength? So keep up your courage, men, for I have faith in God. Ganda nito, ano? That it will happen just as he told. Yan ang assurance. Yan po ang assurance. Confidence in God na si Lord, i-deliver niya. Gagawin niya. Yun ang ibig sabihin ng assurance eh. Si Lord, i-deliver niya. Gagawin niya. Magtiwala ka lang. Hebrews 1:1. Now faith is the assurance of what we hope for. Sino rito ang merong tinatanaw na pag-asa? Amen, di ba? Yun lang naman eh, pag-asa lang naman yung ating ano eh, di ba? Pag-asa lang yung ating pinanghahawakan. Lalo na kapag ang pag-asa mo ay sa Panginoon. Kapag kay Lord ang pag-asa mo, kapatid, hindi kanya bibiguin. Amen. Minsan delay lang 'yan, pero hindi kanya bibiguin. Hindi ibig sabihin na hindi binigay, I know na ang sagot. Baka sa hindi pagbigay ni Lord, yun na yung the best para sa'yo. Amen? Baka yun yung yes ni Lord sa panalangin mo, yung no. Kasi yun yung the best for you. Sige po, next. Meron hong apat na assurances of life. Number one, the assurance of God's presence. Verse 23 sa ating binasa kanina, last night, an angel of the Lord, whom I am and whom I serve stood before me. Siguro si Paul in his dream or in his devotion, nagpakita yung anghel. Diba? At ang sabi ng anghel sa kanya, Paul, huwag kang mag-alala, kasama niyo ako. Sarap ano? Na hindi lang yung mister mo o yung asawa mo yung kasama mo. Na hindi lang yung kaibigan mo ang kasama mo. Higit sa lahat si Lord ang kasama natin. Amen? Higit sa lahat yung mga pangako ng Diyos ang kasama natin, yung presensya niya.
Exodus 33 verse 14, the Lord replied, oh, nag-text siguro si Moses, the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Sabi ano? Sabi kasi ni Moses, Lord, aalis ba kami? Lord, kung hindi ka namin kasama, ay huwag na lang kaming umalis. Yung iba, alis ng alis, hindi nagpapaalam eh. Saan na ba yun? Ba't parang nawala ah? Si Moses nag-inquire kay Lord eh. Lord, aalis ba kami? Sabi ni Lord, yes Moses, my presence will go with you. Ang presensya ko, ang kasama ninyo, and bibigyan kayo ng kapayapaan. Mga kapatid, napaka-importante ng presensya ng Panginoon sa buhay natin. Noong mga nakaraan, tinuro ko ito eh, sa men's or saan man sa e-life. Si Abraham, nung siya ay bumalik doon sa lugar ng Bethel, Bethel means house of God, ang una niyang ginawa, altar. Altar speaks of the presence of God. Napaka-importante ng presensya ng Diyos na maranasan natin, maramdaman natin araw-araw sa buhay natin. Dahil ang presensya ng Panginoon, magbibigay ng kapayapaan sa'yo. Tama ba? Na ang mundong ito punong-puno ng kaguluhan? Na sa church ka lang ngayon, payapa kayo, pero paglabas mo sa church mamaya, agi, walay bayaran ko na buwas. Agi, may problema k manaya. Agi, ang gabay pantuition. Wala kaming makain. Di ba? Nandun yung kaguluhan ng isip eh. Pero kapag merong presensya ng Diyos at alam mo na kasama mo ang Panginoon, it will give you peace. Alam nyo ho, merong isang Bible character, pangalan niya Samson. Samson is the 12th judge of Israel, pang-12th judge ng Israel. Si Samson merong anointing, kalakip ng calling niya yung anointing niya. Ano yung anointing niya? Kalakasan. Kaya niyang pumatay ng 1,000 kalaban gamit lang yung bungo. Para siyang si Hulk. Di ba? Ganun siya. For 20 years, takot na takot yung Philistine sa kanya dahil sa sobrang kalakasan niya. Pero nung nag-compromise siya, pinutol yung kanyang buhok, pagising niya, tinali siya ni ano eh, YYY Delilah eh. Pagising niya, okay, gabula. Hindi na siya malakas. Ang ginawa kay Samson na dating kinakatakutan, di ba? Na dating yung mga kalaban nangangatog, andyan na si Samson, sigurado talo kami. 20 years yun na ganun. Kaya payapa ang Israel eh. Kasi merong Samson na merong anointing at ang kasama niya ang presensya ng Panginoon, payapa sila. At peace ang Israel. Pero nung nag-compromise siya, ano nangyari? Inukit yung 2 mata niya, tinali siya sa kamay, tinali siya sa paa, ginawa siyang preso at ginawa siyang katulong. Ang tanong ko lagi dito, yun ba ang pinakamasakit na nangyari kay Samson? Dating malakas, dating anointed, but because of compromise, inukit yung 2 mata. Wala nang kalakasan. Tinali pa, kinulong pa, preneso pa, ginawa pang alipin, pinagsilbi. Yun ba ang pinakamasakit na nangyari kay Samson? The answer is no. Dahil ang sabi ng Bible, Samson realized that God left him. Kapatid, iwanan ka man ng nanay mo, ng tatay mo, ng asawa mo, ng kung sino man sa mundong ito, huwag ka lang iwan ng presensya ng Panginoon dahil yun ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa isang tao. Amen? Kaya i-desire mo lagi yung presence ni Lord sa buhay mo. Lord, fill me with your presence. Amen? At ang pangako pa ng Panginoon, surely I am with you always to the very end of the age. Grabe ano? May pangako ang Diyos na sasamahan kanya. Number 2, assurance. The assurance of God's promise. God has graciously given you the lives of all who sail with you. So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as He told. May pangako eh. Sabi ng angel, walang mamamatay. Sabi ng angel, ligtas tayong lahat. May pangako eh. Ganyan, sinabi rin sa Hebrews, God did this so that by 2 unchangeable things on which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. Si Lord daw hindi pwedeng magsinungaling. Amen? Kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. Because He is the God of truth. Alam niyo ba yon na ang Diyos ay makapangyarihan? Amen?
Pero yung makapangyarihang Diyos na yon, hindi mayroon siyang mga bagay na hindi kaya. Grabe ano? Hindi niya kayang magkasala. Hindi niya kayang maging marumi kasi holy God siya eh. Hindi siya pwedeng mag-hate kasi he's a God of love. Isa ito, God cannot lie because he is the God of truth. Yun yung ating panghawakan, na yung mga pangako ng Panginoon sa buhay mo ay parang anchor. Sabi niya, oh, it's like an anchor for our soul. Ano ba yung trabaho ng anchor? Pangpalakas. Gatas. Gatas namin yun ng bata. Anchor, alpine, kandura. Ano ba yung trabaho ng anchor? Diba yung ship? Yung ship, kapag walang anchor yan, at hindi o tumatakbo yung makina niyan, dadalhin kahit saan yan, aagusin yan ng alon. Kahit mahinang alon lang, aagusin yan eh. Pero kapag mayroong anchor yan, angkla, kahit gaano kalakas ang alon at ang bagyo, nandun pa rin siya. Hindi siya aalis man ng konti, gagalaw man yung barko, pero nandun pa rin siya, nakasteady. Mga kapatid, ano ba ang pangako ng Diyos sa buhay na pinangahawakan natin? Pangako ba niya na ililigtas ka niya? Pangako ba niya na pagagalingin ka niya? Pangako ba niya na palalakasin ka niya? Pangako ba niya na mabuburn again yung family mo? Pangako ba niya na magiging maayos yung buhay mo, yung future mo? Pangako ba ng Panginoon yon? Amen? Amen? E di panghawakan mo? Yun lang naman ang gagawin mo, panghawakan mo lang kasi meron siyang pangako. Oh, di ba? Pangako. Hindi kita. At di kita. Mamayaan. Pangako ni Lord. The assurance of God's promise. Sa Bible lang, basahin mo lang, panampalatayaan mo lang, pagtiwalaan mo lang ang mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen? May sakit ka, pagagalingin ka niya. May problema ka, pagagalingin niya yung puso mong nasugatan. Amen? Ganyan kakamahal ng Panginoon. Number three, the assurance. Ay, meron pa bang isa? Pakibalik nga. Yan. There's no promise of absence of storm in life, but a promise of victory as we walk with Him along the way. Ang pagiging Kristiyano ay hindi po smooth ang buhay. Nung tinanggap po pangalang si Lord, nung nag-church ka pangalang, eh, agi, na born again laya ay. Eh. At pag-uwi mo, agi, born again ka la, aliluya ka la, aliwalaya. Aliluya, aliwalaya. Tama? Agi pre, grabe. Masusunog kami pag hahawakan ka namin. Mga ganun eh, may persecution ka agad eh. Ano yan? Sabi ni Pastor Rocky, bahala ka lumabas ka sa langit. Church ka lang, church. Imagine that. Kung kailan mo inaayos yung buhay mo, meron namang mga demonyong bumubulong sa'yo. Hindi ho storm-free. Hindi ho storm-free ang buhay natin. Hindi ho fire-free ang buhay natin. Pero ito ay fireproof, waterproof, storm-proof. Amen? Na kahit may apoy, na kahit may bagyo, na kahit may pagsubok na dumarating sa buhay mo, ikaw ay mayroong protection. The presence of God. The promises of God. I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Grabe ano? Sabi ni Jesus, sa mundong ito ay punong-puno ng tribulation, punong-puno ng pagsubok, ng problema, ng kaguluhan, o ano man yan. Pero, ilagay mo ito sa iyong puso, na pagtagumpayan ko na ang mundo. Napagtagumpayan na ni Jesus, even death and sin, napagtagumpayan niya na. At dahil meron kang Jesus sa puso mo, kapatid, mapagtatagumpayan mo din. Ganun ka. Ganun tayo. Ganun ang Diyos natin. Diyos na pinanghahawakan mo. Diyos na pinagtitiwalaan mo. Merong kapayapaan sa Kanya. Kung napagtagumpayan niya, nagawa niya, magagawa mo rin, matagpatagumpayan mo din, magtiwala ka lang. At ang Panginoon, sabi niya, there's a promise of victory. Wow! Sa buhay, hindi puro panalo lahat.
Tama? Merong panalo, merong talo, merong panalo, merong talo, pero overall, panalo ka pa din. Yun yung maganda dun eh. Huwag mong tingnan yung buhay mo na talo ako ngayon, bukas talo, panalo, talo na lahat. May ganyang ano eh, naging president, nakalimutan Abraham Lincoln ata, naging president ng Amerika, diretso yung talo niya, namatayan ng asawa, namatayan ng anak, talo siya nung tumakbo. Oh, at age, siguro mga 60 or 70, naging presidente ng Amerika. Malay nyo, kayo din maging presidente ng Pilipinas. Huwag nyo kaming kalimutan. Di ba? Ang buhay, may panalo, may talo, but overall, panalo ka. Victorious ka, mananagumpay ka, dahil ang Diyos mo ay Diyos na mananagumpay at nagtagumpay. Kaya kung siya nagtagumpay, magtatagumpay ka din. Tatagumpay ka. Hallelujah. Next, number 3. The assurance of God's plan. Sabi ng Bible, nabasa natin yung verse 30-31, kaya sabi ng Bible, Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Di ho ba? Sabi ko kanina, kung tayo lang ang magkaplano ng buhay natin, ito, andito ka, andun yung goal mo, diretso lang nalakad dyan eh. Tama? Di ba? Ito ka, ito yung goal mo, pag ikaw magplano ng buhay mo, diretso lang yung lakad eh. Andun ka na. Pero minsan si Lord, papuntahin ka muna dito, tapos pababalikin ka niya, tapos papuntahin ka niya doon. Okay lang yon. Okay lang yon. Amen? Sa daan nga, may mga detour eh. May mga rerouting. Kasi minsan yung plano natin, alam ni Lord na hindi magtatagumpay. Kaya si Lord, yung dakilang plano niya, yun yung prayer natin. Amen? Pray before you plan. Gusto niyo maging successful ang buhay niyo bilang Kristiyano? Amen? Gusto niyo bang maging successful? Diba yun yung ating desire? Pray before you plan. Yung iba kasi baliktad, plan, then pray. Oh Lord ah, ito yung gusto ko Lord ah. Oh Lord, yung gusto ko po ay sagutin po ninyo. Pag ako si Lord, ang gaditan mo. Kasi baka makasama sa'yo kaya hindi sasagutin ng Panginoon. Mag-consult ka muna. Lord, ano yung will mo sa buhay ko? Lord, ano yung nais mo na gawin sa buhay ko? Kaya maraming tao ang nadidisgrasya. Kaya maraming tao ang hindi successful yung buhay. Kaya maraming tao punong-puno ng problema. Kasi yung plano mo, yung ginawa mo at sinunod mo. Tapos, nung nagka-problema ka, saka ka nakatawag, Lord, help me. Baliktad. Tawag ka muna kay Lord. Saka ka gumawa ng plano. That's the right way. Amen? Magtiwala ka muna kay Lord. Kaya sabi na, many are the plans in man's, in people's person. Lahat tayo may plano sa buhay, but it is the Lord's purpose that prevails. Sino hong magulang dito? Hindi yung magulang sa basketball, naniniko. Sino hong magulang dito? Diba? Pag magulang ka, all the best for your family. Right? All the best for your children. Diba? Pero tingnan ho ninyo, ano? Gusto mo the best para sa family mo, pero si Lord, mas the best yung gusto niya. Di ho ba? Mas the best yung gusto ng Panginoon. Kaya magtiwala ka sa plano ng Lord. Kasi yung plano ng Lord, may kasiguraduhan. Favorite nga natin yun eh. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang ganda niyan, di ba? Pero kung titingnan mo si Jeremiah, nakabilanggo sila, nakabihag sila. At yung word na yun is prophetic, hindi pa nangyayari, mangyayari pa lang. Di ba? Pero pinanghahawakan nila. Amen? So may kasiguraduhan ng mga plano ng Diyos. Hindi lang plano mo, kundi plano ng Diyos ang mangyari sa buhay. Lastly, the assurance of God's power. In this way, everyone reach land in safety. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Luke 10 verse 19. May kapangyarihan tayo mga kapatid. Bilang Kristiyano, gamitin mo yung kapangyarihan mo. Marami ng Kristiyano ngayon, konting problema, umaaray na. Kapatid, may kapangyarihan ka over
Sabi niya, over snakes and scorpions. Alam niyo ba yung snakes and scorpions? Si Taning at saka yung mga alipores niya. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi po yan literal na ahas o ikaw ahas, I am authority o apakan kita. Hindi. It's Satan and his demons. May kapangyarihan tayo. May kapangyarihan ka over your problem. Gaya ng sabi ni Bishop, diba sa hierarchy of God, God, you, angels, bad angels, sinners, imagine mo, God, you, oh, anong pangalan mo? God, Israel, God, Stephen, God, Deb, oh, kinakabahan yan mag-ano mamaya. Kinakabahan siya. Di ba? Biruin mo si God, tapos ikaw. Tapos, angels, good angels, si Taning, at yung mga demonyo niya, asaan? Nasa ilalim ng paa natin. Eh, bakit ka nanginginig? Bakit ka natatakot sa problema? Bakit ka nanginginig? Makakita ka lang, okay, walayan niya ni, ay, pastor! Walayan niya ni Ja. Namimiss na ako namin ng deliverance. We have the authority and the power. Diba? May pangako eh. May pangako. Si Moses, walang matakbuhan. Hinahabol ni Parao at ng mga army niya. Eh si Moses kasama niya, 2 milyong Israel. Nasa likod nila yung army ni Pharaoh. Sa gilid nila, bundok. Sa harap nila, dagat. Anong gagawin mo? Kung ikaw lang mag-isa yun, okay lang. Eh 2 milyon yung kasama mo na nagmamarcha, naglalakad, 2 milyon. Imagine, 2 milyon. Sa likod, may Parao at mga army. Sa 2 gilid, may bundok. Sa harap, may dagat. Anong ginawa ng Diyos? Sa kapangyarihan niya, hinati niya yung dagat, nagkaroon ng daan. Kaya kung wala ang walang kung sa tingin mo walang daan yung problema mo, ang Diyos gagawa ng daan para sa iyo. God will make a way when it seems to be no way. He work in ways we cannot see. He will make a way. Gagawa siya ng daan. Sa disyerto, maglalagay siya ng tubig. Can you imagine that? Di ba? Si Sarah, sarado yung tiyan eh. Pero may pangako ang Diyos na nampalataya. Binuksan yung tiyan. It is God's power. Si Daniel, hinulog sa gutom na leon eh. Daniel, itry natin. Hinulog sa gutom na leon, sinara ng Diyos yung bunganga ng leon na gutom. Shadrach, Meshach, Abednego, tinapon sa nag-uumapoy na pugon, dumating yung Diyos, hindi sila namatay. Si Lazarus, patay na, binuhay pa. That is God's power. And that power is inside you. Yung kapangyarihang yan, nasa loob mo. Kapangyarihang bumuhay kay Jesus sa mga patay. Yan ang kapangyarihang mayroon ka. Nare-realize mo ba? Nare-realize ba natin kung gaano may kapangyarihan? Pwede mga utusan, yung bundok na lumipat doon eh. Pananampalataya. Amen? You have that power and the authority. And, sabi niya, to overcome all. All ha, all, hindi some. All. Pag sinabi bang all, lahat. And, ito yung maganda eh, nothing will harm you. Nothing will harm you. Amen? May mga pagsubok man, ipwede ka mang i-inflict ni Satan just like Job, but ito yung promise ni Lord, nothing will harm you. Amen. Nothing will harm us. Nothing will harm me. Why? Because God's power is protecting me. Amen? Nung wasak yung mundong ito, dahil dito hinulog, si Satanas at ang mga alipores niya galing sa langit. Ang sabi ng Bible, and the Spirit of God was hovering over the waters. Alam niyo ba yung salitang hovering or hover? Parang ano yan, parang nanay na ibon na kanya umiikot siya doon sa pugad niya. Amen?
Ikaw, pinaprotektahan ka ng Panginoon. Hindi ka pa Kristiyano, pinaprotektahan ka ni Lord. How much more ngayon na nakilala mo siya bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, mas lalo kanyang iingatan, mas lalo kanyang poprotektahan. Kahit anumang gawin ng diablo sa'yo, anumang gawin ng mundong ito sa'yo, kapatid, nothing will harm you. Absolutely nothing, sabi nga ng kanta. Next, dalawang slide na lang po ito. Ito yung apat. The assurances have helped Paul during the storm of life. Ang buhay punong-puno ng bagyo ng pagsubok. But may assurance ng God's presence, God's promise, God's plan, and God's power. Yan ang kasiguraduhang meron tayo. Panghawakan mo. Alam yung tawag dyan, guaranteed. Sa insurance mayroong ganyan, guaranteed. Nasa ano yan eh? Nasa Hebrews 6:17. Guaranteed, sigurado. No dyan naramay umbabatik, sigurado. Ang gano'n, aga siguradon manalo, awa, sigurado'n konsihal tayo. Oh, di ba? Aya, sigurado. Sigurado kang may presensya ng Panginoon, may pangako ang Diyos, may plano siya, at yung kapangyarihan niya ang tutulong sa'yo, anuman ang hamon ng buhay na pinagdaanan mo, pagdadaanan mo pa. Amen. Yun ang kasiguraduhan na mayroon tayo. Last slide. Next, the most powerful piece on the chess. Alam niyo ba kung ano yon? Ang pinaka-powerful dyan is the king. Diba kasi kapag yung king na checkmate yan, talo na. Pero yung next powerful piece daw ng chess, hindi yung queen, hindi yung bishop, hindi yung rook, hindi yung horse. Ano? Yung pawn. Yung pawn, di ba yung pawn, napakadami yan eh, pero kapag ang pawn, nagsama-sama yan, hindi mo yan basta-basta machi-check. Hindi mo yan basta-basta matatalo. Ganyan sila bishop maglaro noon eh. Puro pawn lang, sila Kuya Louie. Yan ang mga magagaling sa chess dito. Di ba? Pawn lang ang inano nila, nilalaban nila, pero ang tagal ng laban. Siguro yung iba pagod na, kaya tama na, give up na. Sige na, patalo ko na. Pero pag talagang ano, grabe. Inaabot sila ng isang oras, dalawang oras sa laro. Puro pon lang yung sa harapan. Diba? Mawala man yung queen, mawala man yung rook, mawala man yung bishop, or mawala man yung horse. Kapag mayroong naiwan kahit na isang pon, pwedeng manalo sa chess. Kasi yung pon, pwede siyang maging horse, pwede siyang maging rook, pwede siyang maging queen, pwede siyang maging bishop. Sabi ano, kaya tayo, ikaw ang next powerful. Tayo yung mga pawn, si Lord yung king natin. Mag-abide lang tayo sa Kanya. Amen? May kasiguro hanggat buhay ang king, buhay ang laban, tuloy ang laban, mga kapatid. Hanggat mayroon kang Diyos sa buhay mo, tuloy ka lang, laban ka lang. Bakit? Mayroong kasiguraduhan na ikaw ay panalo. Na ikaw ay magtatagumpay. Amen po ba yun? Can you say sa neighbor mo, magtatagumpay ka? Sa kabila, mananagumpay ka? Amen? Yan ang meron tayo. May kasiguraduhan. And we will enjoy that assurance. We will enjoy that in the presence of the Lord. We will enjoy yung mga blessings na yan. Why? Kasama mo ang Panginoon. Amen? Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Therefore, magtatagumpay ka. Magiging payapa ang buhay mo. Yes, may problema. Yes, may pagsubok. Relax ka lang. Meron kang Diyos na buhay na nagmamahal sa'yo. Meron kang Diyos na buhay na pinagkakatiwalaan. Can you just stand? Hallelujah. Sabi ng isang ng ating unang song kanina, Diyos ka sa amin. Sarap ano? Diyos ka sa amin. Pwede mo siyang gawing personal. Diyos kita, Panginoon. Ikaw lamang at wala nang iba pa. Ikaw ang Diyos ko. Ikaw ang Panginoon ng buhay ko. Once again, i-worship nga natin ito with all of our heart. At ating ipagkatiwala ang ating buhay, ang ating pamilya,
ang ating trabaho, anumang meron ka sa buhay mo, ipagkatiwala mo yan sa Panginoon. Dahil kay Lord, sigurado ka. Let's worship Him today. Sabihin mo yan sa lahat ng panahon, Lord. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Na nagmamahal. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig ko ay Thank you.
Isumbong mo kay Lord lahat yan ngayong umaga. Ilapit mo yan sa Panginoon. Naririnig ka ni Lord. Hallelujah, hallelujah. Tunay Panginoon Diyos ka sa amin. You are an immutable God. You never change. Sabi ng mga salita mo, You are the same yesterday, today, and tomorrow. Ang mga pangako mo, O Diyos, ay tapat at hindi nagbabago. At meron kaming kasiguraduhan, Panginoon, just like you said, Lord, in Hebrews 6:17, that there is this guarantee. Merong kasiguraduhan, Panginoon, na kapag kami ay nagtiwala sa iyo, you will do it. You will deliver. It will happen in your will and in your perfect time, Lord. Mga kapatid, anuman ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, nakikita ng Panginoon. Feeling mo, pasan mo lahat ng problema. At nagtatanong ka sa Panginoon, Lord, sa dami ng tao, sa akin pa talaga nangyari. Lord, bakit? Kapatid, may purpose si Lord kung bakit niya inalaw. Kasi meron siyang tiwala sa'yo na kaya mo. May tiwala si Lord sa'yo na magagawa mo. May tiwala si Lord sa'yo na magtatagumpay ka. Kaya nga pinagmamalaki ka niya. Amen, amen. Iwanan ka man, pagtaksilan ka man ng mga tao sa mundong ito. Iwanan ka man ng mga tao sa mundong ito, hindi ka iiwan ng Panginoon. Hindi ka pagtataksilan ng Panginoon. Ganun ang kanyang katapatan. Ganun ang kanyang kabutihan. At pangako niya sa bawat pagsubok na haharapin mo, kasama mo siya. Kasama ka niya. Our Emmanuel God, He is always with you today, tomorrow, and forever. Amen. Thank you, Lord, salamat sa kapayapaan ng mga salita mo. Salamat sa kapayapaan na binigay mo, Panginoong Jesus. Peace I give to you. Peace I leave to you. Lord, thank you for that peace. The peace that transcends all understanding. Lord, hindi man namin maunawaan yung mga nangyayari sa buhay namin. Pero Lord, merong kapayapaan na sa'yo lamang nagmumula, Panginoon. Lord, salamat sa tiwala mo sa bawat isa. Salamat, Lord, ikaw lang ang Diyos na nagtiwala sa amin. Ikaw lang ang Diyos, Panginoon, na nagsabi, kaya mo yan, anak. Namatay ako sa cross ng Kalbaryo para sa'yo. Nagawa ko, magagawa mo rin. Nagtagumpay ako, magtatagumpay ka rin. Magkasama tayo. Hindi ka nag-iisa. Anak, magkasama tayo. Anak, magkasangga tayo. Anak, hindi kita pababayaan o iiwan. Andito lang ako, sabi ng Panginoon. Lord, salamat. Salamat, Lord, sa assurance. Salamat, Lord, sa kasiguraduhan na nandyan ka para sa amin. Nagpapalakas. Nagpapagaling. Nagpo-provide, Panginoon. Sa bawat sitwasyon ng buhay namin, nandyan ka. Hindi nagkukulang, hindi late, kundi on time,
nandyan ka, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito. I pronounce a pastoral blessing to everyone in this place. I declare an open heavens, the kingdom of God. Walang anumang gawa ng diablo, Panginoon, ang siyang makapanakit sa amin, Lord God, sa buong linggong ito at sa buong buhay namin, Panginoon, that nothing can harm us. No one can harm us, Lord God, because we are safe in your arms, Lord. Panginoon, tiyak talaga ko ang bawat isa sa iyong mapagpalang gamay, Panginoon. Ingatan po ninyo, pagpalain po ninyo ang bawat puso, ang bawat anak mo na nagmamahal at nagtitiwala sa iyo sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa kabutihan. Salamat sa kadakilaan. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Aming Ama, salamat, Banal na Espiritu. Kaya sa umagang ito, Lord, patuloy ang pagsamba, patuloy ang paggalang, patuloy ang kagalakan, patuloy ang kapurihan, ang karangalan sa iyo namin binibigay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, lahat ng pinalakas ng Panginoon, lahat ng pinagaling ng Panginoon, lahat ng mahal ng Panginoon, magsabi ng malakas na Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! To God be the glory! In Jesus' name, Amen and Amen and Amen! Praise the Lord! At huwag tayo po ay patuloy na tumayo. Kunin po natin ang ating mga offering. Hallelujah! Tuloy-tuloy na ho tayo. Amen. Ipagkatiwala natin ang ating finances sa Panginoon. Amen. Sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering, we are trusting God's promises. Amen. Nasusuwayin niya ang kaaway at bubuksan niya ang durungawan ng langit, ibuhos ang masaganang biyaya sa bawat buhay, bawat pamilya. Ating itaas yung ating mga tithes and offering. Father, Lord, as we pay our tithes, as we give our offering, as we obey, Lord, sabi ng Panginoon mga salita mo, as we obey, blessings will come. Abundance will flow. Bubuksan niyo, Panginoon, Lord, ang buhay namin, ang finances namin. Lord, anumang aspeto ng buhay namin, Lord, bubuksan niyo ito at magiging masagana po ito. Sikslik, liglig at umaapaw, Panginoon, sa bawat isa na magtitiwala sa iyo. Thank you, Lord, as we trust in you, as we trust to your promises, salamat, Lord, sa pagpapala po ninyo. We thank you, we honor you in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, ating ibigay ang ating mga kalok sa Panginoon. Good morning po. Tayo naman po ay darako sa ating announcement. Okay, for your tithes and offerings, you can send it. Okay. For your tithes and offerings, you can send it through our GCash account. Nandyan po yung QR code para scan po natin para mas mapadali po yung process ng ating pag-transfer. And nandito din po yung step by step na na instruction para masend po natin yung ating tithes and offerings. Sanctuary at 6 p.m. hanggang 7:30 p.m. po yan. Yan. Yung mga members as well as our
leaders and mga workers po ay attendance sa mass po dyan. Also, ang ating anointing service every last Saturday of the month, last Friday of the month, sa ating HOP Sanctuary din po yan, 6 p.m. Onwards po. Next. And of course, our DG or discipleship group training every Sunday, 1 p.m. onwards. Next po, for our leader mentoring, every last Sunday of the month po yan, after worship service. Yung mga leaders po natin, mga e-life leaders, worship leaders, ayan, pwede po tayong sumama sa ating leader mentoring po. Bayambang Outreach Program every first and third Sunday of the month. For our joint water baptism naman po, this will be held sa September 24, 2022. This will be Saturday. And yung location and time po natin is to be announced pa po yan. And of course, Sunday worship service every Sunday, 9 a.m. to 11:30 a.m. Yan, mga e-life po natin. Meron po tayong e-life. Sa mga wala pa pong e-life, you can approach po ang ating mga leaders as well as our pastors po. Open po ang ating e-life every Tuesdays, Thursdays, Fridays, and Saturdays po. Yan. And online po yan. May mga isi-send po sa atin na mga Google Meet, yan, G-Meet, para maka-enter po tayo sa ating mga e-life. Yan. At sa mga kabataan, may magbabalik. Lahat ay magsabi ng OWA. OWA, yan. Ayan, abangan po natin ang pagbabalik ng iConnect to be announced po ang date kung kailan ito magbabalik, i-re-relaunch. Ayan. Ayan, para naman po sa mga workers, after worship service po natin, meron po tayong urgent meeting na gaganapin po. So, yan, atin naman pong be updated and stay connected tayo sa ating mga social media accounts, sa ating Facebook accounts, Gospel of Christ Fellowship, House of Prayer, House of Prayer and Ashamed for Christ, Kalasyao Ministerial Association, and for our YouTube, you can subscribe po sa ating GCF HOP. Yan, like, subscribe, and follow po sa ating mga social media accounts. Ayan, sa may mga talent naman, sa mga kinakalabit ni Lord, na ipagamit ang kanilang mga skills, mga talent, pwede kayong kumanta, sumayaw, tumugtog, maging part ng sound tech, multimedia. Ayan, pwede nyo pong i-approach si Pastor, Reverend Pastor, Pastor Kelly Arenas. Ayan po ang ating worship team, devotion and rehearsals. Ayan, attendance is a must po yan every Saturday. Dito po yan sa ating sanctuary at 5 p.m. po. Sa ating mga church projects naman po, upgrading of our sound equipment. Ayan. Sa mga gustong mag-pledge or mag-re-pledge po, you can contact po ang ating pastora, si Pastora Kelly po, and as our church secretary, Sister Joanne, as well as our church lead project. Ayan, patuloy pa rin po yan sa mga gustong mag-pledge and mag-re-pledge. Ayan, open pa po yan. Next, our church wall project naman po. Meron po tayong 3 fundraising activities para sa ating church wall project. Tuloy-tuloy pa rin po yan. Ang first is our garage sale. Ang project head po dito ay si Sister Joanne Rosario. Sa mga gusto pong mag-donate pa po ng mga pre-loved clothes po nila, you can approach po ang ating church secretary. Yan. Still going pa rin po yung submission po ng ating mga donation. And yung start po ng ating garage sale is to be announced pa po. Number 2 naman po, meron po tayong gagawing transparent donation box. Ang project head naman po natin is si Elder
Roxanne De Vera po. Every last Sunday of the month, inilalagay po natin yung ating transparent donation box dito sa harap or sa likod po ng ating church. Yan. Next. Number three naman po, meron po tayong, pwede po tayong mag-pledge in cash or in kind. Ayan, pwede po natin i-approach in kind, in cash po si Sister Joan Rosario. And sa in kind naman po si Deacon Frederick Garcia. Preferably po natin is sand, cement, and hollow blocks po for our pledge in kind. So meron pa po bang announcement? Wala na po. I think good. So, darako po tayo sa ating favorite confession. May I call on Deacon Mario Hoves. Ako na rin. So, ako na rin po. See, tayo pong lahat ay tumayo para i-declare ang ating favorite confession. Sige. Let's start. In the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me. It profusely abounds in me. I am a part of generation that is experiencing God's favor immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restoration, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, policies and rules changed, and battles won in which I do not have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That is the favor of God. In Jesus' name, amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Brothers and sisters in Christ, patuloy po nating tanggapin ang masaganang pagpapala at bendisyon ng ating Amang nasa langit sa ngalan ng ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay, sa ating pamilya at sa lahat ng ating kinasakupan. Salamat po Ama, salamat po Panginoong Jesus, salamat po Banal na Espiritu Santo. Salamat sa pagpapala po ninyo. Hallelujah. Thank you Father, we thank you Jesus, we thank you Holy Spirit. Thank you Lord God. Aming Ama, patuloy po namin inihiling ayon po mapagpalang kamay na ipatong sa aming mga ulunan upang Panginoon ang pagpapalang ito, Lord, dadaloy sa aming buhay, dadaloy sa aming mga pamilya at sa aming mga tahanan. At Lord, lalo na sa buong linggo na muli naming tatahakin, Panginoon. Salamat, Lord, na alam namin lahat ng aming gagawin, lahat, Panginoon, na mangyayari sa amin ay pinagpala na po ninyo. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name, amen and amen. Amen. So, God bless everyone. Shalom. Bago po tayo lumabas, maaari po ba tayong maupo muna saglit?
Thank you po. God bless po sa mga nasa online. Shalom po, shalom. Ayan, pwede na po nating, God bless po. Magandang umaga po.